Yon. Yes. Good morning. Yes, Kuya Logan. Good morning, Kuya Logan. Morning. Ito gagawin natin. Naalala nyo to. Yun yung video. Ito. Yun yung video niya. Bale, ang gagamitin natin crank dyan. Ito. Yeah. Oh, alam sa kanya. MTRT. Shout out. Yung boss Henson Hu. Again. Plus 3 yan. Mamaya ipapakita natin sa inyo kung paano nyo ikakabit yan. Yung process. Complete process ng pag-assemble ng CC na ENMA. Yan, bali, ito yung process ng pagbabaklas. Hindi ko na ipapakita. Yung makina na lang paghugot na. Bali, ang magiging CC na ito, ito, i-compute nyo na lang. Bali, ang bore na ito, 66mm. Tapos ang stroke niya is 61.7. Comment nyo na lang sa baba kung ano CC niya. Yan. Bale, ito kompleto na siya. Naka-ECU, nakapanggilid, 66mm na JVT, tsaka JVT head na 2023. Nuhugutin na lang namin to. Then, papakita ko sa inyo yung pagbabaklas, then yung pagbubuo. Yan. Bakalas na yung kaha. Yung flooring na lang sa kabila. Tapos next natin, lahat ng wire na nakakabit. Yan. Tapos ito sa injector. Hose ng injector, photo sensor, cable. Tapos pwede nyo lang patapunin yung laman ng ano, ng radiator, yung hose, para makalusot rin mga wire doon. Para hindi na kayo mahirap magbaklas na itong negative. Ayan. Na para din na kayo magbaklas ng pipe, dito nyo natanggalin. Dalawang katos. Ayan, hugutin na lang ni Kuya. Kuya Logan. Sa kabila, Kuya Logan. Patanggalin mo yung flooring. Tapos lahat lang ng wire. Patapunin mo na rin yung ano. Tanggalin mo na yung hose. Ibabaw at ilalim. Para makadaan yung mga wire. Yan. Babali. Pag nahugot to, babaklasin natin ma. Yan. Baklas na. Unahin natin dito. Head and block, unahin natin baklasin. Bali, step by step tayo. Water pump, ito turn nyo na. Ito, saka ito. Tatanggal nyo na ito. Ayan, malulubog na lahat, hugot lang. Handaan nyo na rin yung mga tray nyo. Loosen this clamp. You can hugot this or you're going to stay there. Yes, because it's English. Pwede nang hugotin yan. Or tanggalin nyo na ng buo. Yan. Tanggal na yung water pump. Ito ang next natin. VVA. Yung actuator nya. Yun. Dalawang tornilyo lang naman to na G's. Tanggal. Kunting uga. Uga. Yan. Ito, nasa kitna na yan. Ang tinutulak niya na ito. Para mag-activate yung second lobe ng cam niya. Yan, luwagan lang natin itong apat. Yan, maluwag na. Hugot. Yan. Luwagan na natin ito. Luwag na. Ayan itong headbolt. Apat lang naman to. Pagka naluwagan nyo na. Yan, next natin. Pang apat na to. Tatanggalin nyo lang. Yan. Hala. Next. So, throttle body. Yan. Throttle body niya. 36mm to, pero stuck yung manifold na ginamit ko dyan. Kasi ang laki ng port niya, no? Tapos dito, ipo-port match nyo lang para hindi sumasapit. Okay? Cam gear. Yan.
may maliit na piyesa rito. Ingatan nyo na lang itong mawala. Yan, yeah, tunatanggal yung lahat. Ang lahat yung pack. Naliwan ko ito kanina eh. Spark plug ka. Yan, oh. Yan, bago nyo hugutin itong block, make sure na malinis na itong likod na ito. Nilinisin lang natin to kasi ito pa rin nakakapit natin block tsaka piston. Papalitan lang natin dito crank. Ayan, okay na. Ito na yung head, block, throttle body, piston. Lahat ng piyesa dun sa ulo niya. Ngayon, ang babaklasan natin, itong panggilid, itong swing arm na to. Tapos, yung magneto kasi natanggal ba na? Ayun yung magneto na. Tapos eto, then yung gulong, de-drain na natin yung langis niya. Eto 14 tsaka 12 to. Kontrahan lang naman yan, tatanggal nyo na yan. Right, tapos eto, tanggalin natin to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan yung tornillo niya, parang tanggal tong cover na to. And then itong Allen 5. Tatlo yan. Sa stator niya. Ngayon, pagka nabiyak na natin siya, lilinisin natin yung loob ng shell. Yung pinakaloob niya, tatanggalan natin ng mga langis-langis. Pero ito, bago naman to. Kahit hindi tayo mag-aksaya ng... Kahit di tayo mag-effort na linisin ng gusto, siguradong malinis yung loob nito. Dahil bago yung motor na to. So ito, linis lang din. Babalik natin, parang brand new ulit mamaya. Yan, pero bago nyo kalasin yan, tanggalin muna natin yung oil pump niya. Dito nakalagay yun. Mga tapon. Langis. Lagyan na natin ng sahod. Tanggalin lang natin ito. Yeah. Yan yung oil pump niya. So, lagay muna natin ito dito. Tapos, dalawang tornillo lang naman yan. Ito, tsaka yan. Yan. Tanggal nyo na yan. Iyo. Okay nyo lang dyan. Dalawang tornillo, sama nyo na lang dyan. Tapos mamaya, bago natin assemblein ulit dyan, linis na lahat dyan. Right? Bali ito. Tanggalin lahat ng nakapalibot dyan. Ito, 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 tsaka gulong. Then, bibiyakin na natin. Biologan, tinatanggal na lahat. Ito, hindi ko matanggal. Parang naka-loctite. Sobra higpit. Pero matatanggal din yan mamaya. Swing arm. Yeah. Next natin ito. Ayan, ito na yung makina. Tapos na. Bali, tatanggal na lang ni Kuya Logan to. To, lahat ng tornillo yung nakayakap dyan. Para mabiyak natin yung makina. Then, linis. Sasaksak na natin yung MTRT. Okay, Logan, go! Sunod-sunod na lang yan, tapos. Yan, tanggal na lahat ng tornillo. Yan. Okay, hugot. Yan. Wala naman laman yan, wala siyang gears. Yan. Basta make sure na natanggal nyo na rin yung timing chain nung tinanggal nyo yung oil pump. So ito, uga-uga lang, tapos mahuhugot na yan. Yun, no? Yan, stock crank. Bali, ito. Nilinisin lang natin lahat dyan, pati yung kabila. Kasi sasarado rin kagad natin to. Yan o, MTRT. Unboxing. Yan, ito yung crank na gagamitin natin. Yan o, forged connecting rod. Tapos offset sa ng 1.5, bali ang total nyan is 3mm ang stroke. Plus 1.5 sa taas, then 1.5 sa bottom dead center. Kaya plus 3 siya. Offset siya ng 1.5 dito sa pinaka pin. Alright, so bali, nililinis lang yung shell, then
kakabit na natin to. Yan o, ganito o. Ya beautiful. Bale, ang ginagamit niya palang crank sa Aerox V2 tsaka NMAX V2 ay pang Aerox. Yan, ito na yung crank. Bago nyo ikabit dyan, kailangan may pondo ng langis. Tapos tsaka dito, meron din. Para may para lubricated na siya. Okay? Good para smooth. Yun, no? Konting uga-uga. Yes, kuya mo, no? Yan, naka-legendary beat. Yun. Yan, nakikabit na. Tapos ito, bago natin isara, lagyan na din natin ang pondo to. Asa yung ating AstraZeneca. Yan. Pati dito sa journal ng piece ng crank para pumasok na sa pin yung langis. Yan. Tapos, yan, pwede na ikabit yan. Pero bago nyo lagyan ng bago nyo ikabit yan, lagyan nyo muna ng grasa dito. Grasa. Autofocus lang. Tsagayin nyo na. Hirap kasing humawak ng camera tapos magawa ka pa. Hindi ako si Darna. Ay, wala akong lang. Hindi ako si Darna. Ayan, pagka may grasa na, pwede nang salpakyan dito. Mighty Ban nga. Wala po sa Mighty Ban, wala po. Baka yung juicy ko, yung Mighty Ban talaga mismo po. Kalayas, meron ka ba? Ang Mighty Ban po sa hardware. Yeah. Konting uga-uga, papasok din yan. Huwag madaliin. Tap-tap lang. Ayan. Dapat na. Sa maraming lahat, sabari, mayroon ng juicy lang. Yeah. Chublo. Hindi kailangan yan. Right, bali, kakabit. Yung lahat ng tornilyo, lilinisin lang yung lahat ng tornilyo na yan. Eh, sasarado na natin. Okay. Bahala na si Kuya Logan dito. Yan, ikabit na natin yung oil pump. Timing chain. Bago nyo ikabit yan, kailangan malinis na. Pati yung stator. Then magneto natin bago na rin yung tornilyo. Tapos, yun, dire-diretso na tayo. Mali, kakabit ko lang yung panggilid. Tapos, head and block na. Next natin dyan, kakabit natin yung block tsaka head for clay test kasi ibang profile ng cam na gagamitin natin dito. Yan, next step natin, clay test. Bagong profile kasi yung gagamitin natin cam, kaya kailangan natin mag-clay test. Hindi naman siya tatama, pero mas maganda na yung Shure kasi medyo malaki yung makina na to. 66mm. Time-consuming lang siya, pero okay lang. Alam natin kung tatama o hindi. Yan, pagkatapos natin ilagay, text natin yung tensioner, tapos yung head, ta-timing. Kakabitan ng cam gear, tapos papaykotin natin makina. Yung settings nga pala nito is touring lang, no? Kasi flat lang yung ginamit nating piston, hindi tayo nag-dome. Kasi yung mga reset kasi medyo matataas kung compression yun. Tsaka low lift cam lang ang ginagamit natin. Kaya natin kineklates para lang masigurado na walang tatama. Yan, ito yung bagong cam na gagamitin natin. Bali, bagong bearing na din. Para isang baklasa na lang. Bali, ipipress ko lang, tapos kakabit ko dun sa head. Tapos, clay test. Yan, ito na yung head. David, bali, pag clay test, wala, kahit wala mo ng ano, wala mo ng gasket. Pero lahat ng dowel, kakabit nyo. Para diretso yung head at block. Tapos kahit dalawang tornilyo lang. Tapos itong mga tapet, turod nyo lang yan. Yung nakadikit sa bulb. Kaya make sure na nakatiming dito sa magneto. May guwit naman yun. Ang guwit na susundan nyo dyan, eto, ito, ito, saka ito. May guwit naman yan. Hindi kayo maliligaw.
Kahit wala mo ng decompression, okay lang naman yun. Magkikletas lang. Sa cam, bahala na kayo kung anong gusto nyo kabit. Pwede kayo magkabit ng TRF, pwede kayo magkabit ng RS8. Nasa inyo. Kasi dito sa shop, meron kaming sariling profile. Kung pagka dito gagawin yung makina nyo, may profile kami sarili. Pero nagkakapit din naman kami ng mga bolt-on cam. Pero yung profile naman na yun na ginagamit namin, hindi naman race profile yun. Touring pa din. Ayan, tensioner, rewind nyo lang. Timing nyo na, pakawalan nyo yung tensioner. Ayan. Tapos, tukod natin lahat to. To. Kailangan tigit yan sa barbula. Kailangan walang galaw, ha? Tapos, sikpitan lang natin ng konti itong cam gear. Ito, pindutin na natin ito. Mamaya, pagtapos ng exhaust, kasi ito natusunod dyan. Bago magsara ito, bago bumalik, pindutin nyo na ito. Ayan. Ayan, kapit na yan pagka nakaganyan. Tapos dahan-dahan lang. Ayan. Tapos, at isang ikot lang, okay na yan. Douglas. Ngayon natin ito. Layo. Safe. Yun ang safe na safe siya. Okay. Safe na tayo sa valve to piston clearance. Ngayon ang gagawin natin, lilinisin na natin lahat dyan. Then, pwede natin assemble itong headed block. Yan, nakabit na yung block. Bolt-on lang naman yan. Sa deck height, bahala na kayo kung anong compression ang papalabas sa inyo. Pero ito, 11.821. Text natin dyan, ito-torque na natin itong apat, tapos kabit natin yung cam gear. Okay na to? Yan, ito. Yung pin, magay nyo dyan. Ang cam gear, timing nyo lang. Madali lang naman ito. Dapat ito smooth ang galaw niyan, ha? Lalo pag hinigpitan na, dapat free siyang gumagalaw. Kasi mag-iingay yan pag hindi smooth. Yan, ikapit na natin tong thermostat. Pero, pagka medyo maluwag na siya dito, palatan nyo na ng o-ring. Itong o-ring niya. Tapos, huwag nyo lalagyan ng triband. Pandikit lang. Ay, pandikit. Yung grasa lang. So, lagay nyo check tong BBA, yung pin. Kailangan smooth yan pumapasok. Tapos, grasa dito, grasa dyan. Sarado na natin. Yeah. Ganun lang mag-build ng 200 plus na CC. Diba? Hindi naman masyadong mahirap. 1, 2, 3, 4. Okay. Lagay mo lang dyan. Ito, huwag nyo kakalimutan itong bracket. Sa version 2, meron to. Dito lang at nagot ko na isang kahon. Tara na. Yan, pag nahigpitan nyo na yan, ang sarod na natin yung BBA. Dito.
ex-BBA. And then, yung throttle body pala na ikabit ko na, hindi ko na napakita. Pero dalawang tornillo lang naman yan. Saka naka-port match na rin ito. Yung port nito is CNC na, kaya wala na akong ginilaw. Hindi naman kasi, kasing galing ng CNC yung kamay ko sa pagpo-port. Okay. Yeah. Ganda. So make sure lang na pag gumagawa kayo ng ganitong makina, laging malinis ang paligid nyo. Kahit yung kamay nyo, para pagka hinahawakan nyo yung pyesa, hindi siya ganun kadumi. Diba? Sarap yung gumawa ng malinis. Next natin, panggilid. Dilinisin lang natin lahat ng parts ng panggilid, then kakabit na. Yan, next natin, panggilid. Ito yung RS8 version 4 point something. Alam ko may video si OC Rider tungkol dito, tungkol sa ramp na ito. Panoorin niyo yung video niya. Pero kung gusto niyo lang malaman yung iba pang detail, pwede niyo panoorin yung video ni OC Rider tungkol dito. Okay. Una natin yung mga washer na makapal. Ito. Medyo makapal ito. Masa 4mm. Ito. Mga pala, naka NCY na ano to. Na park drive. Yan, NCY. Tapos RS8 na clutch. Bale, re-retune ko na lang to. Pagtapos kung ito ano yung ECU niya. Good. Yan, ito na yung panggilid niya. RS8, tapos NCY torque drive. RS8 bell. Tapos, RS8 na clutch assembly. Yan. Bali, ang tono niya, pagtapos natin na tono yung ECU nito. Yan. Bali, sasarado na lang yan. Tsaka yung kabila, kakabitan ng radiator para isasalpak na lang sa makina niya. Yan, ito yung ginamit nating crank. Tapos, yan yung mga piyesa na yan. Yan. MTRT na throttle bud. Bali, lahat po ng piyesa na ginamit dito, kahit yung dati pa nakakabit, basta sa makina lang ha, pero sa pipe, kasi hindi ko alam yung presyo ng pipe. Tsaka ng radiator, lahat lang. Ito lang, head block, mga panggilid, tapos yung crank, yun. Lalagyan natin sa description box, pakibasa na lang po. Tapos located po tayo dito sa Baraswing Church. Ayan po yung Baraswing Church. Yan. Malolos po. I-waze nyo lang or Google Maps. Tapat na tapat lang po tayo nyan. Tabi tayo ng 7-Eleven. Yan. 7-Eleven. Yan. Yung Baraswing Church. Okay? Yung chassis nya, dyan natin ikakabit yan. Then, yun!